Hi mga idol at welcome back. Ito po yung ating part 2 ng ating video ng mga DIY car maintenance. So, yun po, bibigyan ko po kayo ng konting recap kung ano po yung ginawa natin sa part 1. So, yun po, nilinis natin yung throttle body, then yung mga filter nitong airbox, then yung filter din nung nasa ating cabin air filter para sa aircon, and then nilinis din natin yung map sensor. So, ito na po yung kasunod. So, ang lilinisin naman natin ngayon ay yung PCB. So, yun po. Kasi yung PCB nyo po, alam nyo po, kung papansin ninyo, nung nilinis natin yung throttle body, medyo marami siyang langis. Kasi yung mga langis na yun is nanggagaling yun doon sa PCB. Kasi yun po yung pinaka... meron po tayong breather papunta sa makina, and then meron din po yung palabas. So, yung mga unburned fuel po na lumulusot-lusot sa ating mga piston ring, pumupunta po yan sa ating loob na makina sa crankcase, and then kailangan niyang ilabas para bumalik dito sa ating makina at sunugin uli para mas maging efficient at syempre sa ating mga emission. So, yun. Lilinisin po natin para yun, yung mga langis-langis na yun ay hindi, kung tutusin, para hindi na umahon yung mga langis, baka kasi kung minsan, baka barado na. So, yun. I-check po natin and tingnan natin kung paano natin malilinis. So, panoorin po natin. Yan. So, ang una po, ito, baklasin natin. Kasi ang alam ko, nandito banda yun eh. So, yan. Baklasin natin to. Alam nyo kasi guys, ang sinyalis ng madumi ang PCB, karaniwan yan, parang meron tayong blow-by sa makina. Yan yung kapag binunot nyo yung dipstick o yung takip ng ating lagayan ng langis, mapapansin nyo parang umuusok-usok siya. So yun, isa ng sinyalis yun kapag madumi ang inyong PCB. At isa pa, pag madumi ang PCB, yan na niko-contribute ng yung langis ninyo ay mabilis umitim. Dahil nga, yung mga unburned fuel ay humahalo sa ating langis, kaya umiitim. So eventually, kapag napabayaan yun, nagpo-form yun ng sludge. So yun, kaya mas maganda lagi malinis yung ating PCB valve. So yan, ito po yung ating PCB. Ito. So yan, babaklasin natin yan. So tingnan natin kung anong size ng tornillo niyan, ng yabi gagamitin natin. So yan, ubutin muna natin yung hose. Yan. Ubutin natin. And then, ito. Ubutin natin to. Sige, sandali lang. So, yan guys. Ito. 19mm. Nasukat niya. Then, kailangan lang luwagan natin. Yan. Medyo maluwag na. Yan. Kung papansin niyo po, guys, yan, katulad nito. Yan siya. Hindi po siya sagad na nakatornilyo sa loob. Kasi, malamang ito, pa-V siya. Parang conical, ano bang tawag dito, nakalimutan ko anong tawag. Basta yan, pa-V siya. Kaya, hindi niyo siya kailangan siyang higpitan ng husto pag binabalik. So, yan. Dapat yan eh. Hanggang dun lang din. So, yan o. Mararamdaman niyo, parang pa-letter V siya. Pag na-reach niya na yung tamang higpit, yun na yun. So, yan. Yan siya. Yan, mukhang malinis naman, oh. So, paano matetesting kung gumagana to? Yan, oh. Yan. Pag umaalog pa siyang ganyan, ibig sabihin, hindi pa stock up yung valve niya. Pero, pwede na rin natin linisin. Yan, oh. Yan. Naririnig po ba? Yun yung tunog niya. Pag inaalog. So, yan. Yun. So, yan. Palagi ko, working naman siya kasi hindi naman stock up. So, lilinisin na lang din natin. So, ang palilinis lang naman natin dito is... pwede naman carb cleaner or yun yung ating throttle body cleaner kasi mechanical naman siya eh. Hindi naman siya sensitibo. So, yan. Bakal. Puro bakal yung loob niya. So, yan. Sprayan lang natin. Then, yan. Tingnan natin kung paano natin malilinis. Sprayan lang natin. Yan. Yan o. Narinig yung parang jolly niya. Yan o. Actually, yan o. Matutulak niya yan o.
Yan o yung loob niya. Yan, may tutulak nyo. Yan, dapat yan gumagana, yun o. Parang spray siya. So, yan. Sprayan lang natin. Yun. So, yan. Ganun lang paglinis niyan. Yan, pagka maluwag na siyang gumagana ganun. So, yan. Working yan. Actually, pwede nyo ipasok ulit sa makin, ha. Ito. Pasok nyo, then pag ayan, pinatakbo nyo, may raramdaman nyo, humihigop-higop siya dito. Parang yan, hinihigop niya. Kasi nga, ang flow nito is papasok dun sa ating, papasok ulit dun sa ating manifold. So, palabas siyang ganun. So, yan, maalog. Okay na yan. So, yan, pwede na natin ibalik. So, yan guys, pwede na natin ibalik. So, ibabalik ko na. Yan o, mas maluwag siya ngayon. And then, ito. Check po natin kung may mga crack to. Kasi kapag may crack to, yan, nagkakaroon ng singaw yung ating makina. So kasi yan, direkta yan sa may manifold eh. Yan o. Kapag kaya may singaw, medyo magiging mabibrate yung ating makina at pangit din ang idling niya. So yan, that ma-check nyo, dapat walang crack yan. So yan, balik na natin. Higpit lang. Huwag masyadong maigpit. Yung tamang dumikit lang siya, pwede na yan. Saka. Yan. Parang medyo... Yan, okay na yan. Then, balik na natin yung hose. Yan. Yan. So, yan. Ganyan lang po, paglinis ng PCV bulb. So, yan. Next natin is yung change oil na. Sige, okay. So, ayan guys, ayan. So, ayan guys. Sobrang itim. Ayan, binabad ko kanina. Yung tubig nyo, sobrang itim. So, ayan. Kailangan, banlawan natin maigi to. And then, kailangan tuyo-tuyo. Hindi po pwedeng mamasa-masa pa rin siya. Dapat tuyo-tuyo. So, ayan. Yun nga lang, sa proseso nito, yun lang problema nito kasi kailangan nyo talagang patuyuin. Hindi katulad ng pagkahinanginan nyo na ng blower, talagang tanggal ng alikabok. Pero ito, yan, kailangan nyo pa ito yun. Or else, kung mas maganda, kung kaya nyo palitan, kung meron kayong pambili, palitan nyo na. So, yan, pinakita ko lang na pwede rin nating gawin yung ganito. So, yan, ang itim nyo. Mapapansin natin, yan, ganyan siya kaitim. Sobrang dumi. So, yan, babanlawan ko muna. So, okay guys, eto. Eto na yung ating air filter. Yan. Binanlawan ko and then pagkatapos isinalan ko siya sa may dryer ng washing machine. So yun, mo effective naman, wala naman naging problema, hindi naman siya nabutas. So yun, konting patuyo na lang kasi halos tuyo na eh, oh, pwede na. So konting patuyo na lang to, so pwede ko nang ikabit. So yan, tatabi ko muna dyan para matuyo. And then eto, dito na tayo naman ngayon sa change oil. So pagdating sa change oil naman, alam nyo guys, mas preferred ko kung tutusin, ipa-change oil nyo na lang din sa mga gasolinan eh, o sa labas. Kasi konti lang diferensya. Kunyari, tulad nito, ang presyo nito sa gasolinahan is 1,050. Yun, yung ganito. O basta around 1,000 lang. Then yung filter is around 200. So 180 ganyan, 170. So sa gasolinahan, siguro ang pa-change oil nito, ang pagkakatanda ko is 1.6. So, kung tatansyahin nyo, mga 400 or 300 lang magiging labor, ayun, sila nagagawa. And then, maganda pa dun, iaangat nila yung sasakyan mo. Makikita mo yung mga pangilalim mo kung ano yung mga problema. Baka meron kasi mga metagas dun o kung ano. So, yun nakagalingan nun. At yun nga, wala pang pagod. So, pero, syempre, paano kung nasa malayong lugar kayo, malayo ang gasolinahan, and no choice, gusto nyo kayo na lang mag-change oil. Yan,
Pwede naman. So, ito, ipapakita ko sa inyo. So, ang sa akin naman, hindi ako maarte sa langis. So, every 5,000, gusto ko chine-change yung aking sasakyan. So, ito, tulad nito, itong ginagamit ko. Ito, premium mineral siya, mineral. Hindi ako nagsisynthetic kasi natatapangan ako masyado. So, ito, ang kagalingan nito is SN type na siya. SN. So, yun, mataas ang API certification niya. And then, yun, mas palagay ko, okay naman siya sa sasakyan natin. And syempre, check nyo sa manual ninyo kung ano yung minimum API requirements ng inyong sasakyan. So, katulad nung sa akin, sa manual, wala naman sinasabing gumamit ako ng synthetic or ano. So, mahalaga lang sa kanya is yung API standard. So, ito, SN. Sigurado, pasok to. Yun, sige, i-change oil natin. So, yun guys. Yun lang ang medyo hassle dito kapag kayo nag-change oil ng sasakyan nyo. So, kailangan nyo iangat ng unti. So, magja-jack tayo. So, yan ang natin. Para ma-access natin yung lalim. At mapigit natin yung bukasan yung guys. Dating naman lang. Pwede na yan. So, guys, yan. Ito pa isang medyo hassle. Kailangan nyo umilalim para ma-drain. Mabuksan nyo yung drain plug. So, ito yun. So, ito. Okay. Pag nakagawin nyo na. Okay. Sasalinin nyo. Umuha yun ang panahod. Oops. Guys, may washer yan. No? Baka mawala. So, ayan. So, ayan. Ayan. Drain muna natin siya ng ganyan. Then, hayaan na natin tumulo. So, ayan. At isa pang hassle dyan, syempre. Kita ba yan? Ito yung oil filter niya. Oil filter, kailangan din natin palitan. Okay. Sige. May pamit tayo para dyan. So, ayan. Hayaan na natin tumulo. Actually, dapat kanina, ito yung inuna natin eh. Para habang nagagawa tayo ng ibang mga maintenance natin, eh napatulo na sana natin yung langis. So, nawala sa isip ko. So, yun. Yan lang natin tumulo. Okay. Tapos, next natin is yung oil filter. Sige. So, okay. Ang next naman is yung oil filter. So, oil filter ng Toyota ito. Ang BIOS. C110. So, yan. So, syempre, babaklasin muna natin yung nakakabit doon. Pero papakita ko muna sa inyo kung ano yung pambaklas ko. So, ayan. Tulad na ito. Ito yung oil filter niya. So, ito. Ginagamit ako siya nito. Yung place na ganito. So, ayan. So, ito. Adjustable naman to. And then, iniipit ko lang ng ganyan. Then, pinipilit ko na. So, ganyan yung gagawin natin. So, ayan. Sige, panoorin natin kung paano tatanggalin yung lumang oil filter. So, ayan. Ito yung oil filter natin. So, babaklasin natin. Siyempre, pagbaklas natin yan, tutulo yan. So, ihanda nyo yung panalo ninyo. So, yan. Yan, sasaloy natin dapat yung pinaka laman niya. So, yan, baklasin muna natin. So, ganyan ko na siya tinatanggal. Yan, oh. Yan, oh. Yan. Oh, fit na siya. Pero magmula dyan, yan, pag medyo maluwag na, ihandaan nyo yung inyong pansalo. Yan, sasaloy nyo dapat. Kasi, tutulo yan. Yan, tulad ganyan. Yan, ayan nyo na tumulo. And then, yan, sige. Yan. So yan, ikakabit na natin itong ating bagong oil filter. So ang gagawin natin dito, preparasyon nito is lagyan muna natin ng laman para hindi na siya punuin ng makina. Kasi syempre aahon pa yung mga langis eh. So mas maganda puno na to. So lalagyan natin siya ng bagong langis. So ito. So yan, pupunuin lang natin. Sobra-sobra. Yan.
medyo umapaw, hindi ko napansin. Dapat yung pinaka o-ring niya ay manangisan para madulas nating maikakabit mamaya. So ayan, yun yung preparation niya. So yun, kabit na natin. Oops. So ayan. Yan guys, kailan punasan natin itong mga to. Guys, mapapansin nyo rin kapag medyo napapabayaan nyo sa langis ang inyong sasakyan, yan, yung part na yan, maraming sludge yan. So yan, titignan nyo, dapat walang sludge. Kasi kapag maraming sludge yan, ibig sabihin, hindi tama yung inyong habit sa pag-change yun, medyo nadidelay kayo. So huwag nyo haya madelay, mga 5,000 lang, okay na yun, kung talagang walang wala, 7,500. Pero ang sludge kasi nagsisimula yun sa 12,000 pag hindi ko pa rin siya na-change oil. So yan, yan, kakabit na natin itong bagong oil filter. So ito yun. So yan, ating bagong oil filter. Ngayon, pag-ikwit naman nito, huwag masyado mag-ikwit. Sakto lang. So, gagamitin din natin nung, yung plies kanina. Pero hindi masyado mag-ikwit. Sakto lang. So, ito. Sorry. Sakto lang. Mag-ikwit lang ng unti. Pwede na yan. Siguro mga 1/4 turn after niyan dumikit. Yan. So, yan. Okay na yan. So, yan. And then, balik na natin yung pinaka drain plug. Then, pwede na natin salin yung bagong langis. Okay? Yan. So, okay. Ngayon, nakabit na natin yung bagong oil filter. Then, kabit na rin natin yung drain plug. Dapat siguraduhin natin nakabit natin yung tumagas kapag salin natin langis. So, tingnan natin ngayon ito. Dapat to, punasan din natin. So, yan. Wala na siyang laman. So, punasan natin. So, punasan muna natin siya. Yan. And then, sige, balik natin. And then, ito, buksan natin. Yan. So, check din natin itong loob. Yan o, dapat malinis siya. So, punasan din natin itong mismo takip. And then, ito. Punasan natin din. Punasan natin to. Yan, para mabawasan din yung mga langis-langis niya dyan. So, yan. Then, gumamit tayo ng embudo. Ito, kasi pagka tumagas dyan yung langis, minsan, yan, tatagas dyan. Minsan, nakalain natin, may tagas yung makanan natin, yung pala, yung natapon natin langis. So, yan, lagyan natin yung bagong langis. Ito yung bagong langis. Oh, oh yan na, tumagas na nga, sinasabi ko. Sorry. Yan, medyo nabigla lang. So, pupunasan ko na lang. Magtira tayo ng onte kasi hindi natin sigurado kung gaano karami. Baka sumobra naman tayo. So, huwag natin ilahat agad. Oh, yan. Magtira muna ako ng onte.
Unasan ko na ito natapon. Sorry, nabigla eh. Mientras na iniiwasan mo, lalo nangyayari. Yan, pero konti lang naman. At kitang kita ko naman na yan, halos na punasan ko naman. Halos lahat na natapon. So, yan. After nyan, sukatin natin. Tingnan natin kung ano ng level. Yan. Oh, mapapansin nyo. Ewan ko kung kita dyan. Pero ito, hanggang dito siya. Ito yung pole. Pero hanggang dito siya. So, dagdagan pa natin. Yan, halos puno na siya. Punasan natin. Yan, saktong-saktong siya sa guhit, sa tuldok. So, yan. So, syempre, okay lang sumobra ng onting-onte kasi hindi pa natin napapa-start yung makina. So, iikot pa yun lang is mababawasan pa yan. Pero, mamaya na yun. O kaya, sa susunod na araw na. So, tignan, i-check na lang natin yung level. Kung tama siya, then dagdagan na lang natin. So, sa ngayon, mukhang okay na siya. So, hindi ko na, ano yun. Sakto na siguro to. Sige guys, yan. Pagkaganyan na, tapos na yan, pwede na nating pa-startin. Pero syempre, babalik ko muna yung mga filter na tinanggal ko kanina. Yung filter sa airbox and then yung sa may cabin air filter. So, kakabit ko muna yun. So, ayan guys. Chinek ko yung mga ginawa natin. Pinasadahan ko ulit. Tinignan ko kung meron akong mga hindi na ibalik. So, yun. Okay naman. Binalik ko na yung mga air filter kahit dito sa may cabin air filter na ibalik ko na rin. Then yung mga cover niya, lahat. Then chinek ko yung ilalim ng makina, baka may tulo. Pero alam nyo, syempre, nag-change oil tayo. Tingnan nyo rin, baka naman pagdating ng ilang araw, magkaroon ng tulo. So check nyo pa rin. So yun, chinek ko naman, okay naman lahat. Then ngayon, i-start na natin. So ito, tingnan natin. Dapat, pagka-on nyo pala nasusi, tingnan nyo kung iilaw lahat. Syempre, iilaw lahat yun. Then, dapat pag-start nyo, mawala yung mga ilaw na yun. Or tignan nyo, baka magkaroon ng alarm o yung mga check engine, oil pressure, yung mga ganyan. So, tignan nyo yun. So, ito, start natin. Tignan natin kung okay lahat. So, ayan guys. Okay naman. Wala akong check engine o kahit anong umilaw dito. So, okay naman. So, ayan. Ganyan naman to talaga pagka umi-start. So, sa una, mataas sa minor. Then, eventually, bababa. So, titignan ko na lang kung mag-i-stable yung minor niya. And then, syempre, may gagawin pa akong isang bagay kasi nakasanayan ko na pagka nag-gagawa ko ng mga ganyan, syempre, lilinis yung mga sensor ninyo, yung mga ganyan. Syempre, maganda, i-reset natin yung ECU o yung computer box. Sa BIOS kasi, pagka tinanggal ko yung battery and then patagalin ko ng mga isang minuto or kung minsan pinagsushort ko yung dalawang terminal, di ba, tinanggal ko ng ganyan, pagsushorting ko then ibabalik ko after 1 minute, yun, marireset yan, bababa yung minor tas magkakaroon siya ng parang either relearn o ewan ko kung narireset din yung fuel mapping niya. So yun, yun yung mga gagawin ko mamaya. So siguro hindi ko na rin di papakita, pero yun, ganun lang naman, tatanggalin nyo yung battery. Then, i-reset nyo lang. So, yun. Mag-re-relearn yan. At maaari, baka, syempre, kung medyo malakas sa gas yung inyong sasakyan, maaaring makatulong nyo kasi nga marireset yung mapping niya. So, mag-re-relearn siya. Kukuha ulit ng bagong data. And then, yun. Medyo mas titipid. So, yun lang muna, guys. Okay, guys. Bago kong makalimutan. So, yan yung naging dashboard ko. So, yan. Papansin niyo, yun, seatbelt, ito sa handbrake, then yung mga pinto, pero walang ibang alarm na makikita. So, yan. Yan din yung minor ko. Mas maganda siya ngayon. So, kanina, medyo mataas din yung minor. Tumaas ng gusto eh. Hindi ko rin alam kung bakit, pero wala naman siyang check engine. Siguro, dahil nalinis yung throttle body, medyo nag-adjust siya. Mas nakahinga siguro na maluwag, kaya mataas yung minor. Pero after that,
sinubukan ko i-reset yung battery. So tinanggal ko lang, then ibinalik ko, pagbalik ko yan, nakuha niya naman yung tamang idling niya. So yan, observan ko pa. And then guys, meron pa ako isang suggestion sa inyo. So ito, yung odometer, pansinin niyo to, to. Tung trip A, yan ang ginagamit ko pag may pinupuntahan ako. Pero yung trip B, hindi ko yan nire-reset hanggat hindi ako nag-change oil. So yan, yan, medyo pasensya na. Medyo mataas yung ating naging odometer bago i-change oil. Kasi puro probinsya yung naging biyahe ko. Yan, at yan, eh, gusto ko rin kasing i-share sa inyo na ako yung mag-change oil. Kaya medyo tumaas na ganyan. Pero okay lang naman yan. Hindi naman masyadong ganun kataas yan. So, yan, yung trip B, i-reset ko na yan kasi nag-change oil na ako. So, yan. Yan. Yan, hindi ko yan i-reset hanggang hindi ako ulit nag-change oil. So, yan. Yan ang palatandaan ko para hindi ako lumagpas sa aking maintenance period. So, yan. Okay na, guys. Okay. Yan lang muna. Tapos, standby na lang po sa ating mga sunod na videos. Yan, guys. So, pakita ko lang sa inyo yung ating makina. So, yan yung tunog niya. Yan yung takbo niya. Pagka malinis yung ating mga sensor-sensor na yan. Ayan nyo. Yan. Wala masyadong vibration. Diba? Kalmado lang siya. So, yan ang advantage kapag malinis natin yung throttle body. So, titignan na lang natin kung medyo tutipid sa consumo sa gas. Pero yan, kapansinin nyo. Smooth siya. Smooth yung idling niya. Smooth din yung takbo niya. So, yan. Okay, sige. So, yun lang muna, guys. Maraming salamat po sa panonood. At para sa mga bago natin manonood, please subscribe po at hit natin yung bell icon para ma-notify kung meron tayong mga bagong videos. So, yun na po. Maraming salamat po. Keep on watching po sa ating channel.